Diskarte. Talakayan ng mga bangonhing balita at impormasyon sa rehiyon. Narito si Mr. Diskarte, Daniel Castro. Diskarte. Magandang hapon. Yes, good afternoon, Calabarzon. Magandang hapon po, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Alright, magandang hapon po mga kaibigan. Good afternoon, Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Mga kaibigan, ngayon po ay ikalabing dalawa sa buwan ng Abril 2021, Lunes ngayon. Oras po natin sa buong bansa, ganap na hong 4 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Oras na naman sa ating palatuntunan. At syempre mga kaibigan, welcome na welcome po kayo sa ating programang Diskarte. Mga kaibigan, kung meron kayong mga naisip parating sa amin, tawag lamang. Telephone number po sa landline, 502-9721. Again, 502-9721. Ang area code po ay 049 dahil kami ay nasa lalawigan ng Laguna. Maaari din naman po kayo mag-text sa amin, ha, mga kaibigan. I-type muna pangalan, edad, lokasyon. Kasunod po ang inyong mensahe. At maaari namang isend sa aming text line, 0932-228-3828. Text po kayo! At mga kaibigan, ha, live din po tayo sa ating mga social media accounts. Sa Facebook po, DZJV1458 Radyo Calabarzon, at maging sa YouTube. Ganon din po sa ating Facebook page ng Diskarte. Like, share. Subscribe mga kaibigan. At syempre comment din para sa mga nais yung iparating sa amin. Kasama na rin yung inyong mga pagbati. Alright, oras mga kaibigan, ganap na hong 5 minuto makalipas alas 3 ng hapon. Diskarte.
Tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunang Diskarte, mga kaibigan. Ha? Live na live po tayo dito sa DZJV 1458 Radyo Calabarzon. Ako naman po ang inyong kaibigan, Daniel Castro. Happy Monday, mga kaibigan. Bagamat tayo po ay lagpas sa kalahati ng araw na ito, ha? Eh, kamusta naman po ba ang inyo pong kalagayan? Ha? Lalo na po yung ating mga kababayan na apektado po talaga, no, ng mulihong paghihigpit ng ating quarantine. Pero ngayon nga ho, medyo umangat na ho tayo ng kaunti. Tayo po nasa MECQ na. Ano ho, mga kaibigan? Bagamat nandun pa rin po yung immobility para po sa iba natin, mga kababayan. Ibig sabihin, hindi ka pa rin talaga basta-basta makakalabas, makakatravel, ano ho, kung hindi ka naman authorized person outside residence. Ano ho, mga kaibigan, kaya naku, medyo tsaga-tsaga pa. Antay-antay nila ang ho doon sa mga sinasabing financial assistance mula po sa national government. And doon po sa iba hong mga local government unit, mga kaibigan, ha, na nagpahiwatig at talagang umaksyon na ika nga yung ayuda ng national government sa kanika nila mga lokal na pamahalaan, dinagdagan pa nila. Okay? Dito po sa atin, ha, sa rehiyon ng Calabarzon na nasa ilalim po ngayon ng MECQ, nakatatapos lamang po ng 2 weeks na ECQ, sa Cavite, mga kaibigan, ay yung pong bayan ng Naik, ha? Yung pong bayan ng Naik, mga kaibigan, dyan po sa lalawigan ng Cavite, ay nagdagdag din po, ano, ng budget mula sa lokal na pamahalaan bukod pa dun sa ibinigay ng national government. Ang dinagdag daw po ng Naik ay 40 million pesos. And according to that, ha, mga kaibigan, kaya na rin daw hong mabigyan ang lahat ng pamilya, ika nga, ano ho, ng ayuda dyan po sa Naik, Cavite, maging yung mga taga Imus City, ha, mga kaibigan, sa pamamagitan po ng kanilang Lingap Imusenyo Program. Ano? So, bukod dun sa pinadala, ibinigay ng national government, dinagdagan po ng pondo ng local government unit. Ano? Para nga naman, panday-panday daw. Kasi nga ho, ang problema, halimbawa, namamahagi na. No? Halimbawa, house to house. Yung iba, karamihan, ganun ang ginagawa, house to house. Mas madali, ano ho, at actually, mas safe sa kanika nilang mga constituents. Ano ho? Yun nga lang, ang masaklap, kapag ka nag-house to house ka, pagkatapos yung katabing bahay, halimbawa, hindi, sabihin natin, qualified, no? O hindi kasama dun sa listahan nung listahana nung 2015, hindi kasama dun sa SAP, di lalagpasan mo ngayon yun, no? Yung mga ganong senaryo, nag-create po ng kwan yan, ng samaan ng loob. Ano? Kaya yung ibang mga LGU, minabuti na kung kaya nilang dagdagan para mabigyan lahat, pagka nag-house to house ka, mabibigyan mo lahat, no, wala kang lalagpasan. Yun yung kagandahan, ano? Ayan. And dito po sa lalawigan ng Laguna, so far, hinihintay pa yung finalization, halos lahat naman ay in cash yung ipamamahagi, ano? Maliban na lamang doon sa binabanggit kanina rin ni Kapitana ng Himbabawid, Rose Anzibag, yung Kalawan. At napanood na rin naman ho kasi ng marami talaga doon sa isang interview sa national television, radio, ano ho, na in kind ang gagawin daw po ng Kalawan. Pero mukhang may clamor ngayon na gagawin yatang in cash na rin. Ano, so antabayanan. Pero sabi ng mga tropa natin din sa pamamahayag, banda dyan sa bahagi ng District 4, ano ho, District 3 ng Laguna, igagawin na raw in cash yata. Ano ho, yung sa Kalawan. I-confirm pa natin yan. Alright, but anyway, ito muna, mga kaibigan, na isang nagmamadaling report muna ang bigyang daan po natin sa may bahagi po ng San Pedro City. Nakatagpo daw dyan ng isang naag na sa bangkay. Nako, pasintabi po, ha, sa mga nagbimerienda sa may Barangay Cuyab. Ano ho, mga kaibigan, alamin po natin report kay Romel Madrigal. Romel, come in! Magandang hapon, Daniel. Bago ako magano, gusto ko sana nga makapag-comment muna ng konti kaugnay sa ating mga pwede pa ba? Yung kaugnay dito sa ating tatanggaping emergency ng national. Okay. Oh, sige. Isang bangkay ng lalaki ang natagpuan na nakalutang sa playa ng Laguna Lake sa Barangay Cuyab, San Pedro City,
sa nasabing lalawigan kahapon ng hapon. Ito'y batay sa ulat ng San Pedro PNP, dakong ikadalawa ng hapon ang matagpuan ng isang mangingisda ang bangkay na nakabalot sa isang lambat at nakaubad na tanging brief lang ang suot. At ito ay may tali sa kamay at may tali ring sa isang supot na simento na parabang ito'y talagang itinapon at pinalubog sa Laguna Lake. Sinasabing hinahinalang posibleng mahigit ng dalawang araw ng patay ang biktima dahil sa nanlalagas ng mano ang laman nito na maliban sa nakabalot sa lambat niya ay nakatali rin ang kanyang kamay. Wala pa anong mapapagkilanlan sa biktima na kung saan ay patuloy na investigasyon na sinakiwa ng San Pedro PNP upang kilalanin ang biktima at alamin kung sino ang may kagagawa ng krimen. Ipinaalam naman ng pamunuan ng San Pedro City PNP na kung ang sino man ay may mga kamag-anak na mag-verify at kilalanin ang biktima, puntahan lamang sa John Paul Funeral Services sa lungsod ng Santa Rosa. Yan ang ating ulat kasama Daniel at mula sa kaibigan mo sa Laguna, Romel Madrigal, nag-ulat sa DZJV 1450 Radyo Calabarzon. Okay, Caramel. O sige, may sinasabi ka tungkol sa ayuda. Anong banat dyan? Okay, kasi marami tayong mga kababayan sa iba't ibang lungsod at bayan na nagkukomento ano talaga daw namang yung pwedeng mangyari na ireklamo ang pamahalaan ang namamahalan itong emergency na to na budget ano sapagkat ayon sa isasagawa, ha? 1,000 lamang bawat pamilya. Ang pinalalabas dito ay 1,000 bawat person at 4,000 ang bawat pamilya kung ito ay 5 katao doon sa isang pamilya, 4,000 pa rin. Ito yata ay batay doon sa panuntunan ay pinalabas na mula sa ATS National. Pero parang nangyayari, may mga kababayan tayo na talagang ganun ang nararanasan at yung iba naman ay yung ibang lalawigan ay yung ibang lungsod at bayan eh hindi pa rin nagpaparamdam hanggang sa ngayon na sinasabing parang hindi na sikaso. Kaya yung mga kababayan natin na naroon sa mga lungsod o bayan na hindi sila nakakarinig, wala silang napapalita na magpapalabas ang kanilang pamunuan ng kanilang lungsod o bayan ay talaga namang nag-iiyak na. Iyon na nga eh. Oo. Pero alam mo, ano yan eh, yung mga budget na yan actually, na-download na yan sa lahat ng bayan ha, dito sa Laguna. Ewan ko lang talaga bakit yung iba ay medyo hindi pa nakakapagsimula ano, ng kanilang distribution and ano ba yung malinaw na diskarte nung kwan, nung ibang mga LGU. Minsan doon nagkakagulo eh kung paano nila i-distribute. Kasi nga una-una, doon sa iba talaga namang hindi kasya yan para sa 100% ng household eh, no? Ng ibang bayan, di ba, Caramel? Iniisip nila pag halimbawa i-door to door nila yung ganoon tapos hindi lahat kasali, no? Halimbawa, gaya sinasabi ko kanina eh, kapag binigyan yung isa kasi kasama sa listahan, ano, qualified, tapos yung katabi pala eh hindi qualified, wala sa listahan, medyo magkakaroon ng kanino, tampuhan, ano? O siguro naman ka Daniel ano eh alam naman nila na talagang kung sino yung mga taong mayroon talaga. Oo. Eh hindi na dapat bigyan. Yun na nga. At kung nangyari yung sumobra noong nakaraan yung first and second trans, yung sumobra noon, may sobra yan ka Daniel eh, hindi lang nila pinalalabas eh. Dapat yun ang idagdag ngayon. Ah, kasi noon hindi talaga nakatanggap ang marami natin mga kababayan. Nakatanggap ako, titignan mo sa listahan, mayroong mga kamag-anak at kaibigan talaga ng mga opisyal. Mag-asawa na opisyal, kagawa, tumanggap sila. Naka-receive sila ng SAP. Pero yung mga kababayan natin na mahirap talaga na wala man lamang silang contact o lakas para doon, para lumapit, eh talagang hindi man lamang sinadya na puntahan at bigyan ng ayuda. Actually, itong budget na ginagamit dito, totoo yan, tama ka, ito itira noong ano, Bayanihan 2, no?
Ito'y tira nung bayanihan to, itong pinamamahagi ngayon eh. Pero ano masasabi mo dun, Caromel? Kasi kapag tayo may nilalapit halimbawang reklamo ng ganyan, ano? Eh ang sinasabi, meron namang grievance committee palagi. Lahat actually, no? Kailangan nasa EO yan, merong grievance committee. Ano sa tingin mo yung kinalalabasan pag lumapit dun sa kwan, sa grievance committee, sa pag-obserba mo, ano nangyayari? Kung ikukumpara natin ka, Daniel, nung nakaraan, yung una, oh. Di ba, merong naparusahan, 89 lamang na barangay chairman. Sa buong Pilipinas? Sa buong Pilipinas, sa laki ng Pilipinas. Ha? Sa Laguna, parang 2 lamang. At barangay chairman lamang ang napaganuhan. Bakit ang DSWD hindi ba pwedeng imbestigahan? Samantalang sila ang pinakang head ng distribution. Bakit barangay chairman lang ang parang naparusahan? Ay kasi... Hello? Kaya bakit may kumanta? Sabi ganito, ha? Napansin naman natin na talaga namang ang mga napaparusahan lang ng mga barangay chairman ay mga kalaban na sa politika nung kasalukuyang nakaupo. Iba hugot, no? At ang ikalawa, pare ko, sa dami ng investigasyon na sinasagawa, at kung isipin mo talaga bakit ito lamang mga barangay chairman na ito, samantalang hindi naman sila talaga ang direct. Ha? Kumbaga sa ano, sila tumulong lang din eh. Di ba? At tulad niya yun. Kaya siguro ganun ha, doon sa baba, kasi nasa kanila yung pag-identify noong bibigyan, wala naman sa DSWD that time. Malamang doon nasilip yan. Baka na-prioridad nila yung mga tropa lang talaga nila. Ay, yun nga ka, Daniel, kasi. Talaga namang hindi natin malaman kung ano talaga ang nasa likod niyan. Pwedeng mangyari na tulad nga na sinasabi mo, pero sila may pwede silang mag-imbestiga eh. Halimbawa, dumating sa kanila yung listahan, o bakit ito mag-asawa? Bakit ito happy ng tanod tumanggap? Mag-asawa pa? At bakit ito konsyal tumanggap? Mag-asawa pa? Hindi ba nakikita yun? Konsyal ng barangay? Yes. Konsyal ng barangay. Mag-asawa? Happy ng tanod. Yung happy ng tanod, maunawaan ko pa yung kung talagang yun lang ang trabaho niya, happy lang ng tanod, mawala namang sweldo halos yung konti lang. Maunawaan ko pa yun. Pero yung konsyal na siya ng barangay, medyo ibang usapan na yata yun. Pero ka, Daniel, kung titignan natin, ka, Daniel, happy ng tanod, na ito naman talaga sumusweldo na sa barangay, ito'y kasama doon sa panuntunan na hindi siya kasali. Makikita mo nga itong mga beneficiary ng SSS na hindi naman galing sa gobyerno itong sa SSS na sila tumatanggap ng monthly sa SSS. Hindi naman galing sa gobyerno yan. Hindi nga sila nakasali. Anong monthly, diba? Sa SSS? Ha? Anong monthly yung, sa SSS? Di ba pagka-retired ka na, kukuha ka na sa SSS ng mga ano mo? Pension. Pension, oo. May pension sa SSS, hindi rin kasali. Hindi dapat kasi may pension eh. Oo nga, pero kung titingnan, pinaghirapan niya ng taong yan sa mga habang panahon niya. Hindi galing sa gobyerno yan. Pinaghirapan niya yan, sweldo niya yan na binawas sa kanya. So anong problema dun sa ano? Hindi siya nakakuha sa SSS? Hindi, nakakakuha sa SSS. Kaya pension. Lang yung hindi sila required. Hindi sila qualified. Ah, okay. Samantalang yung panuntunan yun eh. So anong hindi niya natanggap yung ayuda? Kasi nga, hindi nga qualified yung mga may pension sa SS. Ah, okay. At may kamag-anak sa abroad, hindi rin qualified. Oo. Kahit na yung may kamag-anak sa abroad, na kamag-anak sa abroad ay pinag... Alin nila, isipin naman nila kung ano talaga
Ayun nga. Oh. Ay, kaya nga, alam na natin ngayon eh. Kasi alam mo, partner, ay, tama, okay, Caramel. Itong nangyayari sa atin ngayon, napakagandang barometer nito para sa ano, sa darating na eleksyon eh. Ang ganda nitong buwan eh. Di ba? Ang gandang pagbasihan nito ng mga kababayan natin para sa darating na eleksyon kung sino ba yung iluluklok natin ulit. Di ba? Oo, tama ka. Eh basta wag na lamang gagamitin uli yung smartmatic at talagang delikado. Nagkakaroon ng kwan eh, no? Nagkakaroon ng magic. Delikado kahit anong gawin mo. Oo. Sinabi mo. Pero ano balita dyan sa ano? Anong balita dyan sa San Pedro? Kasi ang pagkaka-anunsyo sa page ng mayor ng San Pedro, lahat mabibigyan. Oo. Pero lahat daw mabibigyan, pero ang balita, isa-isang libo rin lang. Ah, pwede. Pero basta per individual. Ano? Bawat pamilya raw. Iyon na may nakakarating pa lang. Hindi pa natin alam. Ah, okay. Sapagkat sa 14 pa mag-uumpisa, tagal ah. 14 pa mag-uumpisa ang distribution. So malalaman natin pag ginawa na 'yon. Siguro ito ay kung titingnan natin, piliin na lang talaga yung wala. Huwag na sabihin lahat bibigyan. Piliin na lang talaga yung wala. Hindi kasi iniisip ko diyan. Bibigyan nga yung iba. Oh. Paano bibigyan lahat kung dinagdagan ba ng LGU yung budget na galing sa national? Ayun lang, hindi ko alam kung dinagdagan. So, Santa Rosa daw, dinagdagan. Pero dito, hindi ko alam. Di ba? O kasi sa ano, siguro, nabalitaan mo na rin naman, ano, sa Santa Rosa, dinagdagan talaga ng LGU eh. Para talagang mabigyan lahat ng household. Ah. Lahat ng household. Oo, yun nga. Mabigyan talaga. Pero magdidepende sa bilang. Basta ang maximum per family, 4,000 sa family of 4. Kung lumagpas man, lima yung pamilya nila, yung ano nila, member ng family, basta 4,000 lang. Apat din. Oo, gano'n. Pagka tatlo lang sila, tatlong libo lang. At yan ay panuntunan na pag hindi nasunod, dapat ito'y investigahan. Oo naman. Siyempre ah. Pero so far, matagal nga lang kasi talagang bahay-bahay. Matagal. Oo. Bakit daw ang tagal San Pedro pala? Ba't nga sa 14 pa magsisimula? Anong nangyari? Siguro, matagal sila. Ganun lang. wala nang iba, di ba? Totoo naman. Wala nang iba. Kasi tinan mo Santa Rosa, nung Biyernes pa, namigay na. Oo. Tumagal nga lang talaga kasi nag-house to house. Oo. Oo. Tumagal. Ay, binatin na lang kung anong ginagawa nitong DZJV dito sa ano. Hindi, i-correct natin ha, hindi DZJV, dapat CSWD. Yung local. Yung local, oo. Nakakawawa naman yung ibang taga DZJV, namimiss ko. Pero ano ha, Caramel, siguro narinig mo rin yung sabi niyan ha. Yung, kasi sabi niyan, house to house din, lahat-lahat na bibigyan. Meron yata na doble, ano? Merong panawagan ng mayor ng Binyan. Yung sinasabi. Yun ang sinasabi ni Mayor Armand Dimaguila, binigyan sila ng pagkakataon na ibalik. Oo. At pag hindi sila binalik, pati picture nila ipupost. So ibig sabihin, nung nireceive nila yon may picture? Oo. Pati mukha nila ipupost sa FB na sila ay ganun, kaabusado at mapagsamantala. Hindi ba nila naisip yon? Meron silang nireceive, tapos may picture pa pala sila, hindi nila naisip yon? Pagkagaling dito sa Langkiwa, nabalitang may bigay doon sa kabila. Pumunta naman sa kabila. Doon naman, may bahay din yata ron. Ayun lang. Kumuha rin. Ganun matalino, yung mga abusado. O kaya, baka inampun nung halimbawa, yung pamilya niya, tatlo lang sila. Kulang pa kami ng isa. Hindi kasi hindi nila naintindihan, akala nila ganun lang iabot yon. Yung sinasabi nating per family ha, sa like sa Santa Rosa, halimbawa family of 4, so tig 1,000 yon talaga kasi apat sila eh, no? Ang receiving po noon, mga kaibigan na Caramel, ang receiving noon ay tag-iisang papel na tig 1,000 ang nakasulat. So, yes. Ibig sabihin, bawat member of the family na yon, hanggat marunong ka ng pumirma, pipirma ka doon, nakatanggap ka ng 1,000 para doon sa apat na membro ng pamilya. O kung sabihin mong kung anim yung membro ng pamilya, basta yung apat doon, makaka-receive ng tig 1,000. Ganun siya. Talagang tig 1,000 ang pinipirmahan ng kwan na receiving. Uh-huh. Kaya mahuhuli mo eh.
Una nagpatupad ng house to house kasi itong Binyan, pare. Ah, nauna talaga actually sila magbigay. Tapos ang Santa Rosa nung Biyernes, tulad nung nakalagay din doon sa para sa guideline, na ipunin sa isang lugar. Kaya kasi nagkagulo ng konti. Inipon nila sa basketball court, nandun nga tayo at natutukan natin yung ginawa nila ron. Talagang medyo magulo rin. Tsaka nagka-problema. Pero pinakamaganda talaga yung magpupunta sa bahay-bahay. Yes. Problema lang talaga yung dumudoble na pagkagaling dito, tatakbo na dun sa kabila at may bigayan dun. Yun lang, maging honest na lang talaga yung mga tao, ano? Pakiusap na lang yun, no? Kasi malulusutan at malulusutan. Para sa iba. At walang iniintinding kapwa. Ayun na nga oo. Isoli nyo na, kung kayo po'y napadoble naman, pwede rin po lang kayong kasuhan dyan. Mabigat di ba? Oo. Tapos dito naman sa lugar na may barangay dito na pare ko nahuli, na nagsusugal, ayun. Edi nakaban sila dun sa tatanggapin emergency. Ganun ba? Ay, maganda yun. Nagsusugal eh. Maganda yun, oo, para matigil sa kalokohan. Oo, di ba? Sabi nung kapitan na yan, grounded kayo ngayon. Oo. Pwedeng hindi kayo makatanggap. Kasalanan nila yun. Oo, diba? Wala eh. Kasi, pera na nila, pinagsusugal pa. Yun na nga eh, oo. Oo. Kayang hinahabol? Gustong ipamigay? Gustong ipatalo? O gustong, di ba? Oo. Pagka pinatalo mo, parang di pamigay mo na lamang sa wala, kasi yun. Patalo mo dun sa meron. Yun ang maigi, tama ka dyan. Oo, ipamigay mo na lang, kung isusugal mo man lang yan. Ang purpose dyan, para bumili ka ng pangangailangan ng pamilya mo, hindi para isugal mo yan. Oo. So, ewan ko ba? Update mo kami, Karomel, dyan sa San Pedro, ha, kung anong mangyayari sa Merkules. Sa Merkules. Kung talaga ang totoo, baka mamaya yung sinasabi house to house, house to house. Dapat ay mapatunayan natin kung ano talaga ang katotohanan. Anong barangay mauna pala? Barangay, hindi ko palang alam eh. Pinost lahat kasi ng barangay eh. Pero hindi ko palang alam yung unahin. Ang pinakamalaking barangay dyan, San Antonio, ano? Tama ba? San Antonio pinakamalaking barangay ng San Pedro? Yes, San Antonio na lang. Kasi yung dalawa yan dati, San Vicente. Pero hinati-hati at ginawang... Walang barangay itong San Vicente. Yun, oo nga pala. So nadagdagan na ngayon ng mga barangay ang San Pedro. Ayun. Okay, sige. Update kami dyan. Hintay namin yung update mo. Go. Okay. Kada yan. Sige. Alright, maraming salamat. Ingat, Ka Romel Madrigal. Diskarte. Alright, mga kaibigan, ako talagang medyo mainit na usapin ho ngayon eh. Yung pong pamamahagi na yan ng financial assistance mula po sa national government. And kanya-kanyang diskarte actually talaga yung ating po mga local chief executives, yan po yung mga mayor ng bawat bayan at lungsod dito po sa nasasakupan noong nagkaroon ng ECQ Plus ng dalawang linggo. At sa ating rehiyon po, yan ay Laguna, Cavite, and Rizal. Alright, dyan po talaga, mga kaibigan, sa totoo lang, makikita natin kung paano ho namamanage ng mga mayor yung pong bayan, lalo na sa distribution ng ganyan, pera yan mga kaibigan. So, again, hintay-hintay lang ho tayo, lalo't nakapag-advise na halimbawa yung inyo po mga bayan or lungsod, kung kailan ang simula, bagamat may mga nauna na ho, last week pa talaga, nakapag-start na. Yung iba, this week pa lang magsisimula. Siguro medyo inaayos lang talaga nila ng husto yung sistema. No? Antay-antay lamang. At katulad po doon sa amin, sa Santa Rosa City, ha? 341 million plus yung pong galing sa national government. Ang idinagdag po ng lokal na pamahalaan ay 350 million. Okay? Para kahit papaano, estimated, kayang mabigyan yung pong estimated 180 to 190,000 household sa buong Santa Rosa City. Siyempre, depende, hindi naman ho lahat yan, maximum 4,000 ang mabibigay. Hindi naman ho lahat ng pamilya, apat ang miyembro. So, kung gagawin nyo po yung math, i-compute nyo yan, lalabas ho yan ng 3,000 plus lang per household sa 180 to 190,000 families. Subukan ho ninyo.
Sige. But anyway, teka, sandali ha mga kaibigan, at marami pa ho tayong pag-uusapan. Ilang mahalagang paalala muna tayo. Oras po, alas 3:30 ng hapon. Sis, gusto ko sana magpabakuna laban sa COVID-19, kaso di ko alam saan ako magpapalista. Sis, ang LGU na raw natin ang bahala sa master listing at pag-schedule ng pagbabakuna. Excited na kasi ako eh. Pero sis, habang hinihintay natin ang schedule ng bakuna, tuloy-tuloy pa rin natin sundin at gawin ang minimum public health standards para iwas COVID-19. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Res bakuna, kasangga ng bida. Isang mahalagang paalala mula sa DOH Center for Health Development Calabarzon at ng himpilang ito. Talakayan Kalikasan, ang programang tumatalakay sa mga napapanahong isyu tungkol sa kapaligiran at likas na yaman na inihahandog sa inyo ng DENR Rehiyon Calabarzon. Inyong mapapakinggan Biyernes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Talakayan Kalikasan sa himpilan ng DZJV 1458 Radyo Calabarzon. Nagdadalawang isip ka bang sumubok ng herbal na inumin? Dahil walang pruweba na ito'y nakagagaling at nakapagpapagaan ng pakiramdam kahit walang sakit? Okay lang maging health conscious sapagkat yan ang tulay, hakbang tungo sa masaganang buhay. Samahan mo na rin ng pakikinig kay Kuya Jigs araw-araw sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Tagumpay sa Kalusugan tuwing alauna hanggang alauna imedya ng hapon dito sa DZJV 1458 Radyo Calabarzon. Barzon. Parang Gardo, gusto mo rin bang maging seed grower? Interesado din sana ako dyan, pare. Kaya lang bukang mahirap at mahal. Nako, pare. Nagkakamali ka dyan. Napakadali lang daw. At libre pa. Aba, pare. Interesado ako kung ganun. Tulong pagsakahan ba ang hanap mo? Libreng pagsasanay. Ihahatid sa inyo ang mga mahalagang impormasyon ng ating ani at kita. Talakayang RCEF program sa Calabarzon. Pagsasanay na angkop sa inyong pangailangan. Ihahatid ng dalawang ahensyang bumibida sa paghasa ng kasanayan ng ating mga magsasaka. Ang Agricultural Training Institute o ATI at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Katuwang sa bawat yugto ng pagsasanay na inyong ninanay. Handog sa inyo ng ATI Calabarzon para sa isang masaganang ani at mataas na kita. Mabuhay ang mga bayaning magsasakang Pilipino. Diskarte! Diskarte! Programang pambalitaan ng DZJV 1458. Didiskartehan at tatalakay ang mga napapanahong isyu sa loob at labas ng Calabarzon. Diskarte! Mga balita at impormasyon ihahatid sa inyo ni Daniel Castro. Diskarte! Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, dito lang sa DZJV 1458 Radyo Calabarzon. Ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang maidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 Plus 1 Herbal Coffee Mix. Hello! Masaganang buhay! Ma'am, ano pong pangalan niyo po, ma'am? Mila Francie. Si Ma'am Mila Francie, tama po ba? Opo, Nina. Ma'am Mila, ilang taon na po kayo? 55. Eh, parang pakiramdam ko lang sa'yo, parang 45 lang sa boses mo pa lang. So, Ma'am Mina, bakit po kayo nagka-interes sa sumubok gumamit uminom ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 from Tangalan, Aklan? Kasi po, gabi-gabi ako nang pakinig sa'yo na maganda pala yung Rice Coffee. Tapos, uminom ako, nawala yung sakit ng katawan ko at masigla at malakas yung tan ko, pakiramdam ko at maganda na yung pagdumi ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Get Real is the weekly radio program of real-life Christian communities. Join us as we learn God's Word together para maranasan natin ang real life in Christ together with others. Ang real-life Christian communities ay isang movement composed of various Christian communities located in various places, both online and in person, that are united under one vision, one set of values, and one set of biblical beliefs. Join us every Saturday from 1:30 to 2 p.m. dito sa DZJV 1458 Radyo Calabarzon. Let's get real!
himpilang mayaman sa impormasyon at inspirasyon. DZJV 1458 Radyo Calabarzon. Diskarte. Oras mga kaibigan, 3:35 ng hapon. Patuloy po tayo sa ating palatuntunang Diskarte. Live na live pa rin dito po sa DZJV 1458 Radyo Calabarzon. Ito mga kaibigan, update naman po tayo situationer dyan sa pamamahagi pa rin po ng ayuda sa may bahagi po ng lalawigin ng Cavite naman po tayo. Alamin po natin sa isang lugar dyan. Nandiyan po ating kaibigan Bayani Sumaway. Bayani, come in. Okay, at magandang hapon sa ating mga listener at viewer sa programang Diskarte. Ngayon ay nasa ilalim na ng MGCQ ang lalawigan ng Cavite. Subalit ang Kaboy. Yes, sir. MECQ. Oh, yun nga. MGCQ. MECQ. Yun. MECQ. Yan, okay. Yun nga. At sinasabi nga dito na patuloy pa rin ang pamamahagi ng mga form ay yung ibang mga barangay ay binabahay-bahay ang pamamahagi ng form dito sa barangay Pascam 1 at 2. Dito naman sa Santiago ay pumupunta ang mga tao sa barangay para kumuha ng form at doon pumipill up. At yung Santiago naman ay yung iba rin ay binabahay-bahay. At ang pinagtataka lang natin na kaibigang Daniel, kailangan ng marriage license sa mga mag-asawa pagka magkiklaim ng ayuda at yung mga kanilang beneficiary sa pagkuha kailangan ng birth certificate at yan ang sinasabi. Subalit kung wala namang marriage contract ay pwede naman daw yung valid ID kasi ang pupunta lamang at kukuha kung ito italaga halimbawa sa cover court o sa barangay ay kailangan lamang yung pinaka-head of the family at dala nga yung mga dokumento, pati yung una na nakatanggap sila ng SAP o yung pangalawa, yun ang binabasihan. At sinabi nga ni Mayor Antonio Oni Perel na dito sa lungsod ng General Trias, kailangan daw priority ang poorest of the poor at yung mga nakatanggap ng SAP nung nakaraan na nag-lockdown. At yung pangatlo ay PWD. Yung mga waitlisted na sinasabing yan ang unang priority. At kung may pamahagi na raw nila ang lahat ng mga pondo sa mga ito na mga talagang dapat bigyan at saka lamang bibigyan yung mga hindi nakalista at yung iba pang dapat bigyan. Kaya yung iba ay naghahantay pa rin. Kaya hanggang ngayon wala pa rin na napapamahagi ng mga ka. Puro mga form pa lang at puro sinasabi nga natin yung mga ginagawa nila ng mga diskarte para may pamahagi. Kaya nga meron tayong pasakali dyan ha. Huwag mawalan ng pag-asa, darating din ang ayuda, basta't maghintay ka lamang. Hanggang kailan ang tanong, Kaboy? Yun nga, at sinasabi nga natin, natapos na yung April 11 kahapon. Ngayon ay April 12 na, na dapat ay talagang naipamahagi na noon pa dahil marami na talaga ang nangangailangan, marami na kinakapos, marami na wala ng trabaho at sadya talagang hinahantay ng mga tao ang SAP, itong ayuda na sa national government. At sinabi rin ni Mayor na ito'y papamahagi naman nila dahil ito galing sa national government, hindi naman daw sa kanila yan. Ang tanong nga, paano mapapasakamay ng mga tao dahil wala silang yung sinasabi nating magandang kalakaran kung paano dahil magulo wala bang guidelines wala silang magandang guidelines dahil magulo yung ibang barangay binibigay sa bahay-bahay. Saan ito, sa Imus ba to? Hindi, dito sa General Trias. Gentry. Ganun din naman sa ibang lungsod at bayan. Yung ibang tao, yung mga kukuha ng ayuda, pinapupunta sa barangay para kumuha ng form. Yung iba naman, ibinibigay sa bahay-bahay yung form. Kaya magulo, hindi natin malaman. Kaya so may form tao, pa pala?
May form, kaibigan okay. Dali, hindi basta-basta makukuha. Sa inyo, dyan sa Laguna, malamang meron din mga form dyan. Meron so far, wala pa. Naman. Dito, meron form. yung form nga, pinagagawa ng tao. Ganun ba? Kaya dito nga, sa General Trias, nung nakausap natin na si Kapitan, at sinasabi, paano nga ba makakapamigay ng lahat, mabibigyan ng ayuda. Kung ang dito'y residente, 10,000 ang ibinigay lang ng DSWD ay nasa 4,000 lang. O di 6,000 hindi mabibigyan. Kaya marami ang hindi nabibigyan. Hindi na ito na may inuunawa natin na talagang marami ang dapat nabigyan na yung unahin. Prioridad yung mga nangangailangan. Wala bang Kaboy, walang budget ang LGU Gentry na dagdagan yung pondong binigay ng national government? Yun, kaibigan Daniel, wala sinasabi si Mayor. Wala silang wala budget pa. Kahit na 5 para ibigay sa mga tao na hindi makakatanggap. Yung parang pagbabaksakali pa ito, ya? Yung pagbabaksakali na pagpinamahagi na sa mga autorisado na dapat makakuha ng ayuda, pag may sumobra, at saka lang mabibigyan yung hindi nakalista at yung mga hindi prioridad. Paano na? Sabi nga ng mga iba na hindi nakalista, pare-parehas nagugutom, pare-parehas nangangailangan, pare-parehas kumakain. Mm-hmm. Kung ganito ang sitwasyon, pati nga ang Kapitolyo na dapat ay may pondo rin at magbibigay ng ayuda para tulong, maski man lang in kind o bigas o ano pa man na pagkain, wala rin natatanggap ang mga tao rito. Ang LGU, wala rin ipinamimigay, wala ipinamamahagi kahit ano. Kaya ang tanging inaasahan na lamang, yung sinasabing sa national government, yung 1,000 kada individual sa isang bahay, kailangan 4 ang maximum na makakatanggap ng tag-1,000. Yung na kailangan, nasa form pa yun ha, at hindi basta-basta makukuha. Kaya hindi natin malaman na dapat ito ay ayon naman sa ating Pangulo, dapat may pamahagi agad. At nagkakaroon ng ganitong sitwasyon na masyadong delay tactic ang mga tao ay talagang nahihirapan na. Marami nang naghahantay. Mm-hmm. Kaya hindi natin malaman kung bakit ganito ang sitwasyon na yung sinasabi mo nga walang tamang guideline kung paano mapabilis ang pamamahagi ng ayuda dito sa mga Kabiteño. Kaboy, siguro kung makakahingi ka ng kopya ng executive order na inisyo ng mayor, no? Kasi yan ang isa sa dapat gawin ng mga mayor na nabigyan na siyempre, no? Na ibaba na yung budget. Kailangan gumawa ng executive order ang mayor kung papaano ipapamahagi yung cash assistance na yan. So, nandun na kapaloob ang guidelines niyan. So, kung makakakuha ka ng kopya niyan, makikita natin yan. Doon ngayon natin may kukumpara kung ginagawa ba yung proseso, yung procedure na nandoon ayon sa nakasaad sa executive order ng mayor. Siguro lang din ang naiisip ko dyan, baka kaya rin natatagalan dahil limitado nga yung budget at talagang hindi mabibigyan lahat. So, kaya siguro tumatagal, ano? Kasi sasalain nila ng husto at dino-double check kung merong sabihin natin natanggal na doon sa listahan o baka umalis na dyan sa gentry, ayun, baka po pwedeng tsaka maibibigay sa iba. Siguro baka yun yung pwedeng nagpapatagal sa pag-identify talaga ulit. Tama ka, kaibigan Daniel. At ako makakawa ko ng EO ay gagawin natin. Subalit, siyempre, alam natin mga LGU hindi pumapasok sa kanilang mga tanggapan dahil takot din na sila'y mahuwahan. Ito nga sinasabi at nag-propose si Governor Dambic Limulya na dapat daw ay tag-2-5 ang bawat bahay para raw maka-receive o mabigyan ng lahat. Subalit, siyempre, yung iba naman ay marami ang nagdi-demand, marami ang nagre-reklamo na hindi naman daw dapat ganun. Kasi alam mo, actually dito sa lalawigan ng Cavite, ang populasyon dito ay 4.2 million. Samantalang ang budget na bibigyan ay 3.2. Maliwanag na 1,000,000 ang di mabibigyan dahil yun ay ipinasi nung yung sinasabi nating census nung 2010 pa. 2015. Dumami na lumipat dito. Uh-huh. Dumami na pumunta rito. Dumami subdivision. Kaya dito ay talaga namang malaking problema. Tama ka, baka kaya iniisip nila na nahihirapan sila dahil kulang sa budget. Pero the best way niyan, kaibigan Daniel, dapat mag-isip sila ng karagdagang ayuda. May pondo naman ng Kapitolyo, may pondo naman ng mga kada city hall, mga munisipyo. Siguro naman kaya nilang dugtungan yun o kaya nilang bigyan yung ating mga kababayan.
kung talagang sila ay seryoso na tumulong sa ating mga kababayan, lalo na sa ngayon na ipatuloy pa rin. Ah, hindi pa naman tayo naliligtas sa pandemya. Hindi natin masabi kung ito'y aabot hanggang ilang taon pa. Ah, kasi talagang ito hindi natin nakikita kalaban. Eh, yung sinasabi ng mga dumarating na mga vaccine, eh marami namang natatakot, maraming natutuwa. Subalit yung iba naman na sinasabi at nakikita at naririnig sa balita, miskin na injection na ng vaccine, pwede pa rin mahawa ng COVID at pwede pa rin magkasakit. Mm-hmm. Siguro ano ito, yung hihintayin na lang natin kung kailan magsimula dyan, ano, para malaman natin kung bakit. Kasi sabi mo, yung pagdagdag, pwede naman talaga mag-realign sila ng budget. Sa NAIC, kabayani, kung nabalita mo na, ang NAIC, nagdagdag ng kwan, ang lokal na pamahalan na NAIC, ha? Nagdagdag ng 40 million galing sa local budget. Sa kanilang pondo yun, sarili nila yun. Yes, sarili, oo. Tama, kaibigan din yun. Yun din yung inaantay natin. Kagaya ng Dasma, Bacoor, Gentry, Imus. Malalaking yan ang city, ah. Yan ang pinakamalalaking lungsod dito sa buong lalawigan at malalaki budget na mga yan. Bakit wala silang ipinopropose o binibigay? Yung Imus, meron din yata. Yung Imus. Hindi natin. Din. Itiyakin pa natin kasi mahirap din yung kailangan makakuha tayo na talagang na sila ay kumikilos at nagbibigay. Kasi baka mamaya hearsay-hearsay lang. Ayun lang. Ang mga tao ay umasa, di ba? Kaibigan Daniel? Oo, dapat meron ding hearsay bukod sa hearsay. Ano? joke lang. Sige, update tayo pagka ano na. Okay na at nagbibigayan na rin dyan sa lalawigan ng Cavite, Kabayani. Sige. Kaibigan mo sa Cavite, Bayani Boys, Sumaway, DZJV 1458, Radyo, Calabarzon. Maraming salamat, Bayani, Sumaway. Diskarte. Mainit talaga ang paghihintayan, ha? No, mga kaibigan, sa bigayan ng ayuda. At, teka. Okay, ayan, ha? Ilang mahalagang paalala mo na. Oras po, 3:47 ng hapon. Diskarte. Programang pambalitaan ng DZJV 1458. Didiskartehan at tatalakay ang mga napapanahong issue sa loob at labas ng Calabarzon. Diskarte. Mga balita at impormasyon ihahatid sa inyo ni Daniel Castro. Diskarte. Lunes, Martes, Webes at Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, dito lang sa DZJV 1458, Radyo Calabarzon. Sis, kailan at saan ba dapat tayo magpabakuna laban sa COVID-19? Sis, nakikipag-ungayan na ang national government sa ating mga LGU para maihatid ang bakuna sa atin. Ah, ganun ba sis? Gusto ko na kasing magkaroon ng proteksyon laban dyan sa COVID-19. Ayoko nang magmask. Sis, kailangan pa rin natin magsuot ng face mask at face shield bilang pangsunod sa minimum public health standards upang tiyak na hindi makakahawa o mahahawaan ng COVID-19. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Res bakuna, kasanggan ng bida. Isang mahalagang paalala mula sa DOH Center for Health Development Calabarzon at naghimpilang ito. Parang Gardo, gusto mo rin bang maging seed grower? Interesado din sana ako dyan, pare. Kaya lang bukang mahirap at mahal. Nako, pare. Nagkakamali ka dyan. Napakadali lang daw. At libre pa. Aba, pare. Interesado ako kung ganun. Tulong pangsakahan ba ang hanap mo? Libreng pagsasanay. Ihahatid sa inyo ang mga mahalagang impormasyon ng ating ani at kita. Talakay ang RCEF program sa Calabarzon. Pagsasanay na angkop sa inyong pangailangan. Ihahatid ng dalawang ahensyang bumibida sa paghasa ng kasanayan ng ating mga magsasaka. Ang Agricultural Training Institute o ATI at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Katuwang sa bawat yugto ng pagsasanay na inyong ninanay. Nice. Handog sa inyo ng ATI Calabarzon para sa isang masaganang ani at mataas na kita. Mabuhay ang mga bayaning magsasakang Pilipino. Listen to new Christian music and know who is this week's chart topper. Hosted by Lichelle Rodriguez and Sheena Lee. And also know who will be the artist of the week. Your Christian Music Weekly Top 10 every Saturday, 12 to 12:30 p.m. Dito lang sa DZJV 1458 Radyo Calabarzon. Halina
at ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang maidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 Plus 1 Herbal Coffee Mix. Ma'am, ano po ang pangalan niyo po? Antonina Frances. Antonina Frances, ayan. Taga saan po kayo? Saan po? Ilang taon na po kayo, ma'am? Ilang taon na po kayo? 55. O ano ang mga nauna mong, ano po mga nauna mong naramdaman habang umiinom ka ng ating Rise Herbal Coffee? Yung una mong naramdaman? Yung naramdaman ko po ay yung, di ba, masakit na masakit yung tuhod ko. Tapos yung katawan ko ay parang nakamlay ba? Eh ngayon, maganda na at masarap yung tulog ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy! DZJV 1458 Radyo Calabarzon Diskarte. Oras mga kaibigan, 3:51 ng hapon. Tayo po'y nasa huling bahagi na ng ating palatuntunang diskarte ha mga kaibigan. Ngayon pong April 12, 2021. Ito po, para lang may idea tayo ha mga kaibigan, yung ating po mga kababayan sa buong Laguna. Kung magkano po ang ibinahagi ng national government sa probinsya po ng Laguna, sa kabuuan po ng probinsya, ay 2,718,083,000 pesos. Yan po yung ibinigay ng national government sa Laguna. And syempre, yan po ay naka-download na sa bawat bayan. Ano ho, mga kaibigan? And sa bawat bayan naman ho, ano, mga kaibigan, ito po yung mga naging breakdown. Sa Alaminos, Laguna po, 41,497,000 ang budget mo po nila para dito sa ating financial assistance, ano, ayuda dahil sa paglalagay sa atin sa ECQ no ng dalawang linggo. Ang Bae, Laguna, 54,571,000. Ang lungsod po ng Kabuyao ay mayroong ang Binyan muna. Ang lungsod ng Binyan ay mayroong 305,951,000. Ang lungsod naman ng Kabuyao ayon, merong 297,809,000. Ang lungsod po ng Kalamba, dito po sa Kalamba, 414,000,000. Ano ho? Yan po ang pinakamalaking nakakuha ano ho ng ayuda mula po sa national government ang lungsod ng Kalamba, 415,083,000. Yon, ha? 415,083,000. Abono pa ako. Binanggit ko na nga eh. Ulitin ko ha, sa Kalamba, 415,083,000. Sa bayan na humo ng Kalawan, 68,363,000. Sa bayan po ng Cavinti, 17,972,000. Sa bayan po ng Mayhay, mga kaibigan, 23,092,000 pesos po ito ha mga kaibigan. Sa lungsod po ng San Pablo ay 225,119,000. Sa lungsod po ng Santa Rosa, ito po ang pinakamalaking natanggap ano ho, na ayuda mula sa national government dito sa Laguna, 341,229,000. At dinagdagan po yan, inayudahan din mismo ng LGU ng Santa Rosa ng 350 milyon. Ang bayan ng FAMI, 14,436,000. Kalayaan Laguna, 20,359,000. Ang lito kasi nung binabasa ko. Nasa na ba kaya? Liliw Laguna, 31,246,000 mga kaibigan. Ang Los Baños po ay mayroong 97,105,000 pesos. Ang bayan naman ng Louisiana, 16,037,000.
Pagkatapos ang Lumban Laguna 25,324,000. Ang bayan naman po ng Mabidak, mga kaibigan, 17,846,000. Ang Magdalena Laguna ay meron pong 21,910,000. Ang bayan po na Nagkaralan, 52,778,000. Paete Laguna, 21,197,000. Ang Pagsanhan Laguna po ay mayroong 35,777,000. Ang Pakil, 16,962,000. Okay. Ang Pangil, 20,158,000. Ang Pila Laguna, 42,953,000. Ang Rizal Laguna, ito po ang ano ha, ah hindi pala. Ang pinakamababa po na nakatanggap, ano ho, pinakamababang natanggap ay ang bayan ng Fami, 14,000,000, ano ho, 436,000. Okay, again, ang bayan po ng Rizal, 15,105,000. Santa Cruz, Laguna, 98,780,000. Santa Maria, Laguna, 27,769,000. Siniloan, mga kaibigan, ay 32,404,000. At sa Victoria, Laguna, 35,084,000 pesos. Ang total po na lahat niyan, mga kaibigan, 2,718,083,000 dito po sa atin sa lalawigan ng Laguna. Okay? So again, nako, antabayanan nyo na lamang po muna, ha, mga kaibigan, yung pong bigayan ng ayuda sa inyo pong mga lugar. At antay-antay din, siguro, baka naman gawan ho ng paraan din ng iba pong mga local chief executives kung paano lahat talaga, kahit paano, eh mabigyan ho ng tulong. Ano po? Alright. Bena mga kaibigan, yan po munang kabuuan ng ating palatuntunan ngayon pong araw nito ng Lunes, April 12, 2021. So alam po natin mga field chorus, nasa technical side, kasama po natin Bernie Permalino. Lagi po nating tandaan, sa bawat problema ang kinakaharap, huwag mangambana sa tamang diskarte lamang yan. Muli, ako po inyong kaibigan Daniel Castro. Oras, 3:57 ng hapon. Sumain niyo ang mga pangunahing usapin at impormasyon dito sa Diskarte. Muling samahan si Daniel Castro tuwing alas 3 ng hapon dito lang sa DZJV 1450 Radyo Calabarzon.